Oh, hello po guys! Happy farming everyone! Si Halo Black TV. At today po guys, sa umaga na ito, ay maka-apply po ako ng dalawang klaseng abono. Yung unang abono ay tinatawag po nila ay urea, at yung isa ay complete fertilizer. So, ang ratio po nito ng fertilizer ay ito ang hawak ko. Ito po yung isang tabo. Isang tabo nito, yung complete fertilizer, at yung tubig na ihahalo ninyo, yung isang drum na tubig na plastic yun doon. Yun. So, complete fertilizer, isang tabo nito. Tapos, kalahati ng tabo, yun naman yung urea. So, ang application po nito ng fertilizer, ganito. Ito kasi guys, ito namumunga na to. So, dito natin i-apply sa mga namumungang talong. So, ang gagawin natin guys, tulad nito, ito siya. Ayan. Ang lilagay natin ng fertilizer dito lang sa pagitan. So, bahala na po yung ugat ng talong. So, bali, ang distance lang kasi yan, isang dangkal, pagkapagitan, dito ilalagay natin. Bali, mga ilang takal dyan. Isang tabo lang. So, ito po guys, ayan o, yan po yung complete fertilizer. Ayan. So, ganito lang ang gagawin natin. Yan, ihalo lang natin sa tubig. Ito po yung isang drum na sinasabi ko. Isang drum ng tubig. Yan. Tapos, ihalo natin ng may stick. Huwag natin ihalo sa kamay natin po guys kasi makatipo ito. Fertilizer. So, okay na to. Ganyan lang. Kuha tayo ulit ng urea. Yung urea, ganito lang. Ito po yung urea, guys. Para siyang maliliit na foam. Alam nyo yun, yung foam na maliliit. Styro? Yung styrofoam, yung bilog-bilog. Styrofoam. Ganito ang itsura. So, yan, kalahati yan. Ayan, pwede na to. Ganyan lang, guys. Yung urea, yan, halo natin sa tubig. Yan. At ito, guys, yung malamig ito kasi. Sobrang lamig. Pag ilagay ninyo sa tubig, malamig po siya, oh. Sobrang lamig. Parang may ice. Parang cold ice siya. Yan. Ihalo natin. Ganyan. Sige, halo ng halo para ma-perfect natin yung, para matunaw natin lahat ng fertilizer na sa babaw. So, ito po guys, ganito ang gagawin natin. Dito, bali isang dangkal, dyan lang gagawin natin. Palibot. Sa fertilizer po tayo. Yan. Huwag natin dito sa may puno. Kasi po guys, ang ugat kasi nasa ano eh, dangkal, isang dangkal yan eh. Hindi mismo dito. Kasi ang ugat pag ganun eh. Kaya dapat ang tubig, ilalagay natin yung fertilizer malayo konti, wag sa puno malapit. Ganyan po yan. So, ganyan po ang paraan guys sa paglagay ng fertilizer sa talong. Sa kaalaman po natin guys, ang complete fertilizer ay may tatlong elemento: nitrogen, phosphorus, at potassium. So itong tatlo po guys ay napaka-importanteng role sa taniman po na dahil po tulad ng nitrogen, ang nitrogen po ay tumutulong po ito upang maging maganda ang mga dahon. At ganoon din po sa ugat niya. Nagpapapatibay sa ugat. Ang phosphorus po naman ay nagpaparami po ito ng bulaklak. So ganoon din po sa stem niya. Nagpapatibay din po ito. Ang potassium po guys ay para sa stem rin po ito. Pero po ang vital role po nito ay siya po yung nagpapa-balanse doon sa element na natin sa nitrogen at
sa phosphorus. At yung isa guys ay yung urea. Ito po ay isang carbamide, organic compound rin po ito. Maganda po ito ay pampataba po rin ito. Ito po ay maganda dahil po ay mayroon po itong substance na tumutulong po sa nitrogen dahil ito po ay may content na ihi ng hayop. So ngayon po ay tingnan po natin yung epekto ng fertilizer na nilagay natin 3 days ago. So ayan po guys, ganito na po siya. Ayan. Ito po ay good size po ito guys. Napakakinis niya. Blue na blue yung color. So ito yung gustong-gusto ng mga customer. Yan. So yan po ang class A. So pansin niyo po guys, 'di ba? Mataba na po siya. Maganda pa yung dahon at marami pong bulaklak. Ayan. So yan po pag meron po tayong fertilizer sa tanim po natin ay gumaganda ang production po guys. Tulad nito, siguro baka bukas pwede naman kami mag-harvest. Ayan. So yan po guys, I hope may natutunan po kayo sa video na ito. So si Halo Vlog TV, ako yung napapasalamat. Bye bye. Like a Hellcat.